Virus, kumusta naman yung unang araw sa pwesto ni Attorney Grex Lagman bilang bagong gobernador ng Albay? Yes, aga naging maayos naman at mapayapa ang unang araw ng panunungkulan ng bagong gobernador ng Albay na si Attorney Grex Lagman. Matapos ang formal na panunumpa kahapon ng dating vice-gobernador ng Albay na si Attorney Grex Lagman bilang bagong gobernador ng Albay, ngayong araw pumasok na ito sa Kapitolyo upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang bagong gobernador ng Albay. Bagaman kagabi nagkaroon ng tensyon sa loob ng Kapitolyo dahil sa pananatili ng mga supporters ng dating gobernador, naging maayos naman at mapayapa na umalis ang mga ito sa loob ng Kapitolyo bandang alas 11 hanggang alauna ng madaling araw. Sa kabila ng mga nangyari, hangad ng bagong gobernador na magkaroon ng katahimikan ang probinsya, lalo't sumusunod lamang siya aniya sa mandato ng batas. Mensahe ni Lagman na matutunan ng mga Albayano ang pagsunod sa batas upang maiwasan ang anumang problema. So sa lahat ng Albayano, sana po maging law-abiding citizens po tayo para po yung ganyang klase yung mga problema, maiwasan natin. I think that's the number one lesson that Albayanos can learn from what has just happened in Albay. Aniya makakaasa ang mga Albayano sa maayos na serbisyo sa kaniyang pamamahala. Rest assured na ang mga Albayanos will get the best possible service from a governor who will be hands-on 24/7. Prioridad ni Lagman na bigyang atensyon at solusyon ang health and social services problem, magdaragdag din ng mga scholarship program at iba pang proyekto. Samantala sa Facebook post ni ex-Governor Rosal, mahinahon siyang nagpaalam sa kanyang mga taga-suporta, nagpasalamat, nakiusap at hiniling na maging normal na ang araw na ito. Nagpasalamat si Governor Grex kay Rosal dahil sa pagiging statesman nito. Inaasahan na pag-uusapan ngayong araw ang peaceful transition sa bagong gobernador ng Albay. Aga utos ni Lagman sa kanyang ipinalabas na office order number 3 kagabi na lahat ng mga co-terminos ay terminate na, sa madaling sabi yung mga contractual o yung mga job order employees ni Governor Rosal ay tatanggalin na sa kanilang trabaho. At yan muna ang update mula dito sa Legazpi City. At aga. Okay, maraming salamat, Venus Palies.